Sumabay po tayo sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon pong araw na ito, ginugunita ng ating simbahan si San Vicente de Paul, isa pong pari na nagbigay ng kanyang buong buhay upang tulungan ang mga aba, ang mga kapuspalad, ang mga mahihirap. Ito ang Espiritu ng Diyos. Sila na mahihirap ang kanyang pinuntahan. Silang mga mahihirap ang kanyang kinaawaan. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa banal na misang ito at upang tayo maging marapat gumanap, aminin po muna natin at ating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinusbus mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayong ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig sa nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa Kanya. Diyos ko,
Hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami makaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabiyag, patayin, dampugin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami, niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na iyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayon may hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ang inyong kalooban ng hari ng Persya, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang inyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling hinahangon niya't binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Do'y ipakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay papurihin ng bawat nilalang. Ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Pinagdusaman kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, daligdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman.
at sinugo nila sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbili na niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi, o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay at tumanggap sa inyo, at manatiroon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangaral ang mabuting balita at nagpagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ang panalangin po ni Ezra sa unang pagbasa na nagsusumamong kahabagan ang kanyang bayan na noon po ay dinalang bihag sa Babylonia. Sapagkat sabi po sa sulat ngayon na binasa natin ay yung kanilang kasalanan ay sukod na sa langit. Dahil doon, ang paghihirap na dinanas ng kanyang bayan ay pagbubukas sa kanilang isipan na sa kabila ng kanilang kahirapan, ang tulong ng Diyos ang nagpanatili sa kanila na kahit ilan lamang ang natira, subalit nagkaroon ng pagbabago sapagkat may mga ginawang kahabag-habag, may mga ginawang nagpabukas ng puso sa mga taong ito, ang Diyos na kanilang sinasamba. Una, ang buksan ang isipan ng mga namumuno sa bansang kanilang tinitira noon. Katulad nung isang araw, si Haring Ciro, si Haring Dario. Upang sila'y pabalikin, ano po, they were captive, made captives in Babylon, pero sila'y pabalikin ng mga haring ito at tulungan na maipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Naranasan ng taong ito ang kahabag-habag na kalalagayan nila, subalit hindi niya malimutan ang pagkahabag ng Diyos din sa kanila. Mga kapatid, alam po ninyo, ito ang diwa po ni ng atin pong santo ngayong pinagdiriwang, si San Vicente Paul o Di Paul. Bata pa lamang po siya nang siya ay maging pari sa France. 19 years old po siyang naordinan at nakatulong ang mga Franciscano sa kanyang buhay pagpapari. Kaya siguro po, yung espiritu ng pagpapakumbaba at pagtulong sa mga nangangailangan ang naging buhay niya. Sapagkat noon ay marami ang nangamang naghihirap sa Pransya. Natulungan din siya ng sinasabi pong aral ni Saint Francis de Sales. Go to the poor and you will experience God. Go to the poor and you will experience God. Sa kanya pong buhay, iniwan sa atin ang kanya pong mga aral at isa pong napakahalaga ang sinabi niya, we should strive to keep our hearts open to the sufferings and wretchedness of other people. Pag sumikapan nating manatili ang ating mga pusong bukas sa kababaang loob, sa yung po bang compassion, yung
magiging mahabagin, mauwain sa mga mahihirap. At sinabi niya, pray continually that God may grant us that spirit of compassion. Hindi lamang upang buksan natin ang ating puso para sa mga mahihirap, kundi ipanalangin din natin na magkaroon tayo at bigyan tayo ng Diyos ng Espiritu nito, sapagkat yun ang Diyos. God is compassion. Naalala po natin ang aral ng sinulat po na encyclical ni Pope o Santo Papa Juan Pablo II, Dives et Misericordia. Sinasabi niya, ang Diyos ay namahabaging Diyos. Hesed, compassionate God is our God. Kaya po, nung siya ay naging pari, binuhos niya ang buong buhay niya upang tulungan ng mga mahihirap. Gumawa siya ng maraming mga soup kitchen, pakainin ang mga mahihirap. Gumawa siya ng maraming mga asilo, yung pubang tuluyan ng mga mahihirap sa Pransya. At sa kanyang espiritong ito, nakasama po niya si Louis de Marillac. Kasama niyang isang babae na nagtayo ng congregation or sisters, daughters of charity. Si San Vicente de Paul naman, hindi lamang yung ginawa niya, kundi siya din po ay nagtatag ng samahan ng mga pari na ang tinatawag po natin ngayong CM. Yung pong mga pari isang universidad sa Manila, Adamson University. Congregation of Mission. At silang unang tumulong dito sa Pilipinas upang hubugin ang mga pari. Katulad po namin, sila yung mga nagturo, unang nagturo sa mga nagpapari sa Pilipinas. Dahil dito minamahal naming mga kapatid, nung namatay po si San Vicente de Paul, tinuring po siya na banal ng ating simbahan. At parang katulad nito, dito sa atin, ang Dambana, pambansang Dambana ni Padre Pio, ay pinupuntahan ng napakaraming tao. Sa espiritong ito, minamahal naming mga kapatid, at sa diwa din ng Ebanghelyo ngayon kung saan tayo tinatawag upang magpahayag ng mabuting balita, lalo't higit, hindi lamang tayo'y mapalapit sa Diyos, kundi dalhin natin sa Diyos ang marami nating mga kapatid. Lalo't higit sa ngayon, ang dami pong naghihirap. Sa paghihirap, iniisip ko po kanina sa mga balita pa lamang. Gusto ng iba na umalwan agad. Nais nung iba na maalis agad ang kahirapan. Pero ang ginagawa, pagpapahirap din sa kapwa. Isipin po ninyo yung napakalaking pera ngayon ng gobyerno para itulong sa atin. Pero, yun, milyon-milyong kinukuha lamang na hindi natin alam kung saan ginugugol. Pwede palang kumita ngayon sa panahon at gamitin ang mga magagandang isip, magagala, para daw sa armed insurgency. Pero, medyo nakakapagtaka po, ano? Isipin mo, lulumurin mo yung pera para lamang magkapera ka? Mahirap, pero ano ang bunga nito? Pwede kang umangat, pero ilang oras lamang yon. Ilang, yung mga mayayamang kumita ng marami, di ba kumisan po, nawawala agad. At ano ang epekto? Mas marami pa ang naghihirap. At kuminsan, marami dito
ang pumupunta sa simbahan. Siguro kasama natin, nagdadasal din. Kailan nga, hindi katulad ni Esdras do sa unang pagbasa. Hindi katulad ni San Vicente de Paul. Siguro ang panalangin ay para sa kanila lamang at para sa kaalwanan at maalis ang kahirapan na naranasan nila. Pero tingnan po ninyo ang panalangin ni Esdras, ang espiritu ni San Vicente de Paul. At kahit ng ating Panginoong si Jesus, tanggapin, di ba? Kahit na siya'y ituring na pinakaaba. Sabi po nga ngayon ng mga makabagong theologians, yung pag-iisip po ay yung maalis sa pagkaalipin ang mga mahihirap. Yung palang kahirapan ay daan para maging banal. Pero sa iba, yung kahirapan, pinagkakakwartahan, pinagkakaperahan. Kaya nga mga kapatid, ito po ang ipanalangin natin. Yung prayer na sinasabi po ni San Vicente de Paul, we should strive to keep our hearts open to the sufferings and wretchedness of other people. Buksan natin ang ating puso and pray continually that God may grant us that spirit of compassion. Hindi lamang buksan, bigyan tayo ng espirito ng pagiging mawain at mahabagin, sapagkat yun ang espirito ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasabanwalang walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan
ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang mga malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, katulad ni San Vicente de Paul at lang lahat ng mga banal na namuhay dito sa aming
sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng Diyos at magkakapatid sa ating Panginoong si Jesus, dumalangin po tayo sa ating Ama. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ingatan mo kami sa lahat na masama. Inihiling namin kami, Adiya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito, mga kapatid, ang ating Panginoong si Jesus.
Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang, ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin ninilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam din po namin na mula sa Main Arc Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Inihikayat natin ang Clego, clean as you go, sa pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ang susunod pong misa ay sa ganap na kasampu ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulmulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin.
at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.